Hello mga kapatid. Dito naman tayo sa ating ano, isang joke bro, may logic to. Ganun yung kapatid eh. Okay. Okay to. May kwento ko si inyo. Ako ang inyong lingkod oh. Yon. Ayun, maroon kong kwento sa inyo. Sa isang monasteryo doon sa Roma, mayroong 3,909 na mga madre doon sa isang monasteryo. Ito'y puro babae ang mga madre dito. Ayun. Tapos kapatid, sa labas ng monasteryo mayroong tatlong mga ngabayo na nagbabantay dito sa monasteryo na to. Ang tatlong mga ngabayo, ang ano dito ay 3 horse 3 deer, tatlong mga ngabayo. Oh, ganun yon. Yung tatlong mga ngabayo paikot araw-araw na umiikot yan. Araw-araw na umiikot sa isang building. So, wala tayong na katakutan na may mangyari sa mga babae na nagmamadre na sa loob mismo ng monasteryo na to. Yan, monasteryo. Pagdating ng isang taon, itong mga madre na to, nabuntis silang lahat. Sinong nakakabuntis eh samantalang eh puro babae naman ang nangabayo dito, yung 3 horse trader puro babae nagbabantay. Kaya yun ang tanong ano dito, ang problema dito yun ang katanungan, kung sino ang nakabuntis sa mga babae. Ayun, kaya malaking palaisipan doon sa mga tao doon sa Roma kung bakit nabuntis ang mga babae. Ngayon, itong building nito, silipin natin sa gitna kung sino talaga doon sa likuran nito. Kaya itong papel, baliktarin natin kapatid kung anong meron sa likuran ng papel. Ito, kunyari, ito ang monasteryo. Eh, dahil nakadrawing lang ito sa papel, kaya ang monasteryo, pwede natin pipitin sa likuran. Titingnan natin kung sino talaga ang nakabuntis sa mga madre na 3,909 na mayroon naman 3 horse trader. O kapatid, ikotin natin na kung sino yung nasa sa sino may kagagawa nito. O ito kapatid oh. Na ito. Ito ang nag-rip. Ito ang nakabuntis sa mga madre. Ito dito tes likuran nito, ayan oh. Ayun. Likuran mismo ng monasteryo. O di ba kapatid? Oh, ayan. Malinaw na siya nakakabuntis. Basahin yung pangalan para malaman nyo kung sino to. Sige kapatid, thank you ha. Jokes time. Salamat.